sabihin, kung ganyan yung mismong setup, yung Estes, magiging factor siya after yung mga ultimate. Tama ka dyan. No? Eto na guys, para sa ating game number 3, back to square 1. Kung sino mananalo dito, will advance sa ating next bracket. Looking good. Meron lang changes in terms of their rotation. Kasi kanina, maaga nag-side lanes. Etong si Estes or Oh My Venus. Oh, now, siya yung nag-stay dito sa gitna na makikipagkulitan. Nire-ready lang dito ni Johed ang buff automatically pagdating ng Harit. Konti na lang ang gagawin niya to make sure or to secure this purple buff. So, okay. Si Edward dito, nalagay siya dito sa may XP lane. Mm-hmm. So, mabilis na level 4 ang hanap nila dito. Laban na kaagad, no? Laban na agad. Laban ka agad. Si Oheb naman, naka-high-end ride doon. Gusto ko talaga makipag-duel. Yan naman talaga yung trabaho ng isang Hayabusa. Pero, kung papansinin mo naman, si Wise, almost at level 4 na din. So, si Edward dito, nakikuha siya ng onting XP. Sabi niya, Wise, loads, pa-XP. Paano na? Pa-isa lang, onti lang, loads. Eto na, guys. Waiting for the next. And, nakakuha pa. Bigla. And that is a 1-for-1, no? Yung one-on-one lang to. And na peak off na nakikipagkulitan dito, si Oheb. Kailangan mag-ingat ni Oheb dito. Hindi niya afford na ma-takedown doon sa first 5 minutes ng game kung kailan lumalabas yung mga gold carts, yung gold siege minions. Oh, hindi niya pwede siya ngayon. Pero tinan mo naman, yung nangyari or mina, the effect on that first blood, ahead agad si Sync dito in terms of laning composition. Though may nag-aabang na panganib para kay Oheb, look at the positioning. Neto tatlong hero na to, inaabangan lang nila lumiko ng bahagya. Pero meron nga rotation, here comes the dragon. Makakaligtas dito, etong si Sync. Good move for the side of Resurgence. Lumamang lang sila ng onte as well as the rotation naman dito ng Blacklist International. Sumagot ng isang maga. Maganda yung ginawa nilang reaction na, no, Batters, ha? Oo. Kumbaga si Oheb doon talaga, plano talaga nila Fossa na i-takedown siya, eh. Oo. Doon sila sa gilid, si Fenrir din. Kaso, nung nakita nila na andito na yung buong kupunan, pre, takbo. Kumbaga may nakaabang na lanseta. May nakaabang na yung lanseta, tama. Nung nakaabang yung lanseta, wala na. Wala na. Takbo. Takbo. Alright. Though may nangyaring rotation doon, umistop lang itong Resurgence. Nasalubungin yung bagyo na pwede lang kaharapin. Eason looking good on their position. Naka-open si LY4 onto the back lines. Here comes the heal coming from Venus. There's a ejector na nga, nakatalunan pa. NRK will miss habang Sana as well as LY4 doing a great job killing the rest of the members. Edward Muntikan mapitas dito ng Resurgence. Great job on limiting yung casualties na pwedeng mangyari sana doon for their side. Blacklist International dito, they cannot fight this. Alam nila yan, kaya hindi na lang sila magpipilit. Nakuha man nila si Fenrir doon, but it was a 1-for-1. Mm-hmm. 2-1 plus the turtle, ang ganda ng rotation. Though hindi naman ganun kalaking kalamangan para sa Resurgence yung nangyari dito. Pero kailangan mas maging masigasig ang Blacklist International. Kailangan nila magamit yung early heal dito ni Oh My Venus. Kasi automatically, onti lang yung, ano, yung defense pa ng mga heroes dito, di ba? So yung damage na inaabutan nila plus the uptime, like uuwi pa sila para mag-regen. Yan yung pinakamagandang gagawin ng Blacklist, is pauwiin and after that, take objectives and let them react. Mm-hmm. RSG, paano kaya nila hahanapin yung teamfight na gusto nila dito? I mean, kanina, nakuha naman nila. Mm-hmm. May flicker nga kanina dito na nagamit si Fossa, eh. Kumbaga, kailangan, ako, para sa akin lang, Blacklist International, kailangan nila timingan lagi yung flicker ni Fossa. Tama. Kasi kapag na-pass trigger kayo ni Fossa, na yung tipong mabato lang talaga kayo, yung malapitan kayo, tapos ma-ultimate kayo ng Fatal Links talaga sa mabilisan. Enough na yun, eh. Oo nga, speak of enough! And there's the burst damage. Yung combination ng Kidlat plus the Execute, Kidlat tahimik. Si Sync tsaka si Oheb, nagkakaroon talaga sila ng ano. Oo, dito. Nga. Ng duel dito. Si Fossa, kamuntika na, and he will go down. Naabutan. Dito na nga, Blacklist International. And now, looking good. Para sa still dalawang kupunan, pumapantay-pantay though. Medyo yung taas ng side ng Blacklist International sinasama dito. Hinohold lang neto ni Oheb yung kanyang linya.
para sa mabalance lang kanyang lanes. There will be a, I think magkakaroon nata ng switching in terms of laning to. Baka si Oheb bumunta sa baba or the Dragon goes onto the bottom. Sana all. Eto na. Moving forward, Edward being very aggressive against the rest of the members ng Resurgence. Mm-hmm. Pero nandito, limang tao sa may gitna. And si Sink, uy, kamunti ka niya mahuli doon si Oheb. Okay. Ano lang, sinusubukan lang. There's a poke na nangyayari para sa Blacklist International getting ready para sa team fight. Eto, hinihintay nila, alam nila, pawala, there's a fatal link, here comes the Dragon, naipit ata si Y sa gitna, nasa na support and another hitlot, habang si Oh My V trying to sustain sa kabilang pader, makukuha dito si Y, disengage siya ba mangyayari, naku po, si Edward, nadamay pa nga, they're trying to hold Edward down to 50% of si Eason Esports, mapipitas din dito ng side ng Resurgence. Now, this is an open turtle connected sa objective nila. Kailangan mo alalahanin doon sa part na yon yung mechanic ng Chrono Dash. Mm-hmm. Kapag ang Chrono Dash ginamit mo, hindi siya technically magkukooldown agad hanggat hindi mo siya pinapalo. Okay. So, ibig sabihin, at that point on, hindi na napalo ni Wise. Gusto niya na lang talaga tumakas. Mm-hmm. And then, walang, nung nakita niya walang dash, sabi niya, ah, wala kang dash, sabi ni Posa, tara, sama ka sa Fatal Links. And clearly, just clearly, ladies and gentlemen, it was very hard for them. It got very hard for them. Nahuli si Wise. They couldn't fight at that point. And hindi naman namatay si Wise doon eh. Mm-hmm. Actually, ang tayungan, ang tagal niya nga bago namatay eh. Talagang nag-commit pa mismo yung RC dito. Pero, Fosa, you have to give this guy a lot of credit kasi nung ginawa niya yun, man, napaka-crucial noon at napakaganda ng timing. Exactly. Now, 5-2 in favor of Resurgence. Look at that, another pick-off naman. Medyo mahabol ang side dito ng Blacklist International. There's an exchange in terms of turret. Hindi magandang decision to. Naku po, Oheb will fall. Tuloy-tuloy ang pagka-pick-off sa kanya dito. The three deaths, lahat medyo delegates. 50% ng kill ng Resurgence galing dito kay Oheb. Karim Butters. Totoo, kailangan natin magkabigayan dito. Man, Blacklist International dito, they find themselves in a very tough spot. Pero, meron pa naman bawi ito. And Fenrir dito will be the target na layo siya. Another pero ito na yung sinasabi natin. Kumunek ang Fatal Links dito, parin Butters. Habang si Edward, there's an orb. Here comes the Dragon to zone. Venus, sabi niya, hindi ka makakahil dito. Puputulin natin ang Sintas. Habang si Edward, tinatalo na ng Dragon. There's a jump. And nakuha. That's a combination ng Dragon. The Yuzong and the Khalid combination. Diyos ko po. The team fight, ito yung binabanggit mo, Butters, na team fight composition ang Resurgence habang peak of type naman tong Blacklist International. Now, ang ginagawa dito ng Resurgence, pinipwersa nilang lumaban. Etong Blacklist International, it's either 5 versus 4 kasi laging minus 1 ang Blacklist dahil kay Oheb na iikutan muna nila right after nila ma-peak off, babalik sila sa bigger team fight. Si Oheb dito yung nagiging ano, yung sino si Edward nung game number 1? Yun si Oheb ngayon. Oo. Kung sino yung talaga pinaka-tina-target nila. And I'm actually surprised na si Oheb dito na takedown siya given that Hayabusa is one of those heroes na ang hirap huliin. Naiisaan siya ng isang mapabilis. Naiisaan siya. Kasi bakit? Nandyan si Fenrir, yung Eudora. Yung kidlat niyan. Nakidlat, tahimik. Pag nakidlat niya, tatahimik ka na talaga eh. Oh, sobrang tema, Kats. Tahimik, tama naman. Eto na guys, still, nakakuha naman ng magandang invade etong si Harith. Now, sumasagot dito, nakaabang si Eason as well as si Oheb. Mukhang binibait ni Oheb yung sarili, which medyo delikado sa ganitong sitwasyon. Squishy Hero, there's an unstoppable force trying to catch LY4. Naku po, nahuli na dito si Eason from that Fatal Links. Habang nasa likod naman, si Sink, muntikan siya naman on that Black Dragon jumping out on that clutch. Pinag-usapan natin ito kanina kung sino nga ba yung kailangan bantayan para sa side ng Blacklist International ay sa RSG pala. Mm-hmm. Sink has been dealing with Oheb even on a 1v1 setup. Ganun ka-mastered ni Sink yung matchup na to na kaya niyang mamain at kaya niya din hulihin kahit yung mga pinaka-masasakit sa ulong hero. Tama ka nga dyan. And now, score natin na Thurs, it's 9-4 in favor of Resurgence. Hindi pa ako nakakita dito ng sama window or big window of opportunity
para sa Blacklist International. Ano ba ang win condition dito para makabalik ang Blacklist Butters? Kailangan nilang makapick off muna ng isa bago sila lumaban. Kasi ang nangyayari dito si Fosa, it's either nagdidikit sila para ma-heal ni Venus o nababato ni Eson si Fosa papunta sa kanila. And sa totoo lang, gusto ni Fosa yun eh. Oh. Sige pre, bato mo ako doon. Pagka nabato mo si Fosa doon at malapit siya sa mga kampanya, automatic fatal links, may kasama si Fosa na bit-bit na apat. Pauwi. Pabalik doon sa base niya. Kumbaga, nag-shopping. Nag-shopping. Tapos kayo na bahala kung ano. Kayo na bahala kung sino pipiliin nyo. Kung sino pipitasin nyo. Parang prutas. Oo. Na bugkos-bugkos. Eto na guys. Up na ang Lord. Look at the positioning ni Eason as well as ni Fosa. Tinatanaw lang isa't isa doon sa kabilang bakod. Sabi lang, pag may lumagpas dito, automatically, mas magiging aggressive. Ang delicate saan dito, pare. Yung position ni Fosa, pwede siya tumalon. Biglaan. And mag-fatal leaks ng isang mabilis. Yun lang talaga hinahanap ni Fosa dito eh. Pero ang maganda naman dito, wala pa naman siyang flicker ngayon. So merong space o merong oras huminga yung Blacklist International. Every time na wala yung flicker ni Fosa, may hinga ang Blacklist International. Alright. And let's see kung paano nga mangyayari dito para sa side ng Blacklist International. Edward as well as Eason. Kanina pa sila dito umaabang. And now, 20 seconds para sa flicker ng isang si Fosa. Hinahantay ko yung flicker dito ni Fosa. Ready to go. Lang. Ready to go for a team fight na ito. Tinan mo yung hero distribution dito ng Blacklist International. Pumipersa sila dito. Sabi nila, magbibigay tayo ng apat na hero dito ah. Eh, ang win condition na nabanggit ni Paring Batos, kailangan nila makapick off ng isang mabilis. And sabi mo, may karapatan naman sila sa extended team fight. Bakit? Kasi may Venus sila. Oo. May Estes. Tinan mo nga, sobrang defensive nga nung ginagawang item build ni Lia dito eh, ni LY4. Kasi, literal, kaya naman talaga nila, kaya nila i-take down dito yung mga tao sa, ano, RSG. Ang nakakatakot lang talaga pag na-team fight sila, yung mga wombo-combo na galawan, mahirap yan. Eto na guys. Kinakait lang dito, getting the positioning. Uy, medyo nalit ata si Eason dito, binigla. Yan! And here comes the clash na sinasabi natin. Oheb na, iba to pa. And quad kill, mama. Oh my V, naku po sa likuran. Zing, doing a great job. Though, napita siya dito habang si Sana naman. Inihil lang kanyang sarili dito. Edward and Wise, umaalis na muna dito. And this is an open lord for the side ng Resurgence. Biglaan lang, Barin Butters, naglaho. Automatically, tatlong hero ng Blacklist International. You can never go to narrow spaces. Hindi kayo pwede magkumpulan doon na limang, apat o limang tao. Kailangan mong maghanap ng way para makuha yung mga posisyon na gusto nyo na hindi kayo nagkukumpul-kumpul. Yun yung pinakita ng Blacklist International doon, nagkumpul sila. And ang ginawa ng RSG, pinanish lang nila. Kumbaga, hindi naman nila nilagay sa ganung posisyon yung Blacklist International. Ang gusto nila gawin ng Blacklist International talaga, makapwesto ng mas maayos at umalis ng onte. Kasi ayaw nga nila lumaban doon. Kumbaga, ang gusto lang talaga nila, maiwan lang or talagang makipagtantsahan lang para walang makakuha ng Lord. Kaso, isang magandang player, isang magandang ulti, natapos lahat. Tama ka dyan. And nakita ko kanina, no, kinapos yung jump-in dito ni Eason. Pagpasok niya, sabi ko, nasa ng ejector, doon siya na pinpoint eh. Kasi instead na makapag-ejector siya, na-crowd control siya ng Eudora. Na-stop yung potential danger na pwede niyang inabot. Now, he's Enhanced Lord moving forward. Look at that zone potential. Grabe yung ginagawa dito ni Sink and the rest of the gang habang bigla atang liliko sila onto the bot. I mean, onto the mid. Hindi, hininto nila and they want to clear first the Lord para sa Blacklist International. Oheb dito. Boy, will Melo. He step up to the plate? Oheb, tignan natin kung paano niya gagawin to. He goes for the shadow kill to clear the waves. Wala talaga siyang damage dito. Wala pa siyang damage dito. Oof. Delegates para sa isang Hayabusa na walang damage. Naku, look at that. Another one. Pinipick off nila dito si Eason, the pinpoint hero. Wala muna magagawa. And counter-initiate or mina counter. Oy, eto na. Eto na. Lumalapag na. Fosa. The rest of the gang. Backing away. Sabi niya, teka lang. Time burst. Medyo marami. Tumatakbo na dito. Apat na membro. Nakakuha sila dito ng kumpiyansa. Do basag ang bot dito ng Blacklist International. Makakahinga sila dito at makaka-push. And kaya na ata nila kumuha ng dalawang torres sa ganitong sitwasyon. Or, ang masama pa dito, if kaya tatluhin. And I think, dalawa lang muna ata ang kukunin dito. Ayan. Go-go ba sila? Sa totoo lang, napansin mo na dito, Prop,
na nung nawalan ng isa o dalawa etong RSG, mapipilitan sila bumak? Wala. Ganito yung mga mangyayari. So, ibig sabihin ko, makakuha kayo ng dalawang tao lagi o isang tao sa RSG at di sila lumalaban. Ang ibig sabihin lang nun, makakuha na kayo ng turret. And this is Signs of Life from Blacklist International. Nakahinga, Blacklist International ng panandalian. And I think magiging isa sa mga susunod na big objective dito is the next Lord na lalabas. Oo, 90 seconds. Na ito yung pag nakuha ng Blacklist International, ito next Lord. I think ito yung magiging key factor nila. It's either makabalik sila sa laro or ito pa yung mismo ikapanalo nila. Oo. Sa ganitong sitwasyon. Yung turret placing dito, open up na yung torre dito ng RSG sa gitna as well as sa taas, butas na. So, possible na big minions ang kalalabasan nila. Pwede na mahuli. Ejector. Speaking of huli, they want to take down Sync pero it's too much na contain dito and si Sana doing a great job. May ang ganda nito. Ang ganda ng talon dito. Eason, nakikipaglakaran habang going in dito, nakuha na si Eason. Nasaan ang sagot? Si Wise, nasa gitna ata. Nasaan ang heal? Kumapit ang heal. There you go. LY4, delikado ka na. Habang tumatakbo dito si Fossa sa kanilang buhay. Naku po. Hindi sila handa. Binibitan. And that is a wipeout! Binigla! Naku po, Blacklist International is doing it, mga sir! Oh my goodness, this is it! Mukhang may dalawang Pilipino, well, apat na Pilipino team pa ang lalaban dito sa MPLI! Blacklist International, ladies and gentlemen, doing! Doing it, ladies and gentlemen! Making the impossible happen! Isang pagkakamali lang, Ters. Sabi mo kasi, kailangan lang nila prop maka-pick off. And dun na, yun na nga yung pick off na hinahanap nila. Nakakuha ng momentum to the point na wala na likuan. Isang rekta lang. Kailangan lang nila humanap nung isang pick off na yun. Nung isang engagement na persado ang RSG, sumagot lang dahil yung isang kasama nila nalagay sa alanganin. Fossa, yung ulti